Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonel. Mga kaibigan, kanina na ako po ay nakikinig habang ako po ay nagdra-drive patungo po dito sa Cavite at akin napakinggan ang interview ng Rappler sa isang opisyal ng Pulse Asia. Ano po itong Pulse Asia? Itong Pulse Asia ay binabayaran po ng gobyerno upang malaman nila kung ano ba ang popularity rating, kung ano ang performance approval ni Ginoong Duterte. At ito po ay hindi ko po naman na maaring pintasan ang Rappler sapagkat sa akin pong pakikinig, very fair and objective yung pagtatalong ni Ms. Pia Rañada. Yan pong Rappler ay isa sa mga kokonting media organization na akin pong iginagalang. Kokonti na pong mga media practitioner na Pilipino ang maaari ko pong galangin. At ang Rappler ay isa po rito. Bagamat ang Rappler ay pinapahirapan, siyempre unpopular yan, siyempre ang tingin ng Malacanang yan ay adversarial. Ang tingin ko, yan ay isang magiting na media organization sa panguna ni Ms. Maria Riza. Dahil po sa panggigipit sa kanya ni Duterte, sukdo lang idemanda niya ang Rappler, abay lalo po naging popular at naging one of the most powerful women in the world, itong hepe ng Rappler sa Pilipinas sa walang iba kundi si Ms. Maria Riza. Congratulations, Rappler! At ito po si Ms. Pia Rañada. Kukunti po ito aking naigagalang na mga media. Yan po sila, isa ay si kaibigang Percy Lapid, Sulita Munsod, yan si Randy David, John Neri, at meron pa po mga iba. At ako humingi ng paumanhin na hindi ko na-memorize yung iba sapagkat hindi naman ako masyado nakakabasa ng kanilang paninindigan, paminsan-minsan lamang. Ganun pa man, ang sabi sa akin ng staff ko, nung aking na-desisyonan, nabibigyan ko muli ang ripaso o pagre-review o pananaw o komentaryo itong Pulse Asia, ang sabi sa akin, natapos mo na yan, Kawardi, nung araw na discuss mo na yan. Ang sabi ko, I don't care kasi inuulit-ulit din ng Rappler yung kanilang panlalait sa atin. Ano po ang panlalait sa ating lahi? Akalain po ninyo sabihin ng Rappler ay ng Pulse Asia. Sorry, Rappler. Ang sabi ng Pulse Asia, according to the interview with Rappler, ang sabi, ang mga Pilipino ay masyadong nag-approve sa performance rating ni Ginong Duterte. I was shocked behind my back tooth. Siyempre, ang aking tingin ba? Teka muna. Ito, pinakabastos, pinakatarantado, pinakabugok na Pangulo ng Republika ng Pilipinas at tayo ay inaakusahan ng Rappler na 9 out of 10, 91% ng mga Pilipino ay sumasang-ayon di umano dito kay Digong Duterte according to this criminal organization called Pulse Asia. Criminal yan sapagkat ito po ay iniinsulto tayo pag ipapagpilitan nila na siyam bawat isang 10 Pilipino ay sumasang-ayon kay Duterte, wala nang pag-asa ang ating bansa sapagkat sinusuko tayo ni Duterte dito po sa China. At parang pinapalabas, walang Pilipino kundi siyam lamang na Pilipino out of 10, siyam na Pilipino out of 10 ay sumasang-ayon na tayo isuko sa China. Abay, pinapalabas nitong Pulse Asia na siyam sa bawat Pilipino ay stupido. Siyam sa bawat Pilipino ay gunggong at na Duterte. Hindi po tayo pumapayag dyan sapagkat merong Rappler, merong Percy Lapid, merong mangilan-ngilan pa mga matataas na pinuno ng opisyal, pareho po ni Subihana at maaaring si General Eliazar, nandyan sila Colonel Acop, Colonel Odonio, at hindi ko napapangalanan yung pang isang general na napakataas po ng pwesto na nagsasabing, tama ang ginagawa mo, Kawal di Carbonel, pagpatuloy mo yan, nasa likod mo kami.
Loblo ko, eh, ba't hindi po kayo dito sa tabi ko? Ba't hindi kayo dito sa harap? Naintindihan ko naman po yan sapagkat alam ko na mas kailangan ko sila na nasa loob ng pwesto sapagkat alam ko maselan ang aking tinatahak na pakikibaka laban po sa China. Ngayon, pag-usapan po natin bakit popular si Duterte. Sapagkat walang masabi itong Ponce siya kundi naniniwala di umano ang mga Pilipino na si Duterte ang kasagutan laban sa illegal drug war, illegal drug. Ano po yung illegal drug? Yan po yung pagpasok ng Pilipinas ng mga shabu na napakalaki pong para pong paninira ng ating kultura, paninira ng ating utak, paninira ng ating pong gobyerno, ito pong shabu. Ang shabu, sangayon po sa aking pagsasaliksik, ay isang 100 billion peso illegal enterprise na nangyayari po sa ating bansa. Saan po galing yan? Shabu nang galing po sa China at ang mga drug lord ay mga inchik at ang ating pong mga pinarurusan at pinapapatay ni Duterte ay mga Pilipino na kachinelas, mga Pilipino hindi lumalaban, ngunit yung mga lumalaban, pareho ko, hindi niya nakakayanan ng duwag na yan si Duterte. Kaya kinakailangan tayo mga Pilipino, labanan po natin itong Duterte na ito. Pabagsakin natin yan sapagkat yan ang sumpa ng langit sa atin. Itong si Rodrigo Roa Duterte. Dapat nang ibagsak yan. Dapat nang pagtulong-tulungan natin na gisingin ang ating buong bansa na sabihin, niloloko tayo niyan. Akalain mo, naniniwala siguro siya dyan sa kanyang sinuhulan. Suhul yan sa Pulse Asia. Sabihin niyang 9 out of 10, siyam sa bawat 10 Pilipino ay dumadakila sa kanya. Mas popular pa siya kay Magsaysay, mas popular pa siya kay Cory, mas popular pa siya kay Pinoy, mas popular pa siya doon kay Jesus Christ. Matapos siyang murahin ng Diyos at sabihin hindi siya believe kay Jesus Christ, sasabihin ng Pulse Asia, 9 out of 10 Filipinos approve of Duterte. Ito ay isang malaking sumpa, sentensya sa ating pagkatao. Pag naniniwala tayo at pinapayagan natin na malaig ang paniniwala na yan na sinasabi ng Pulse Asia, siyam sa bawat 10 Pilipino ay sumasang-ayon kay Duterte. Ito ay isang libel, ito ay isang pag-alipusta, ito ay isang estafa sapagkat binayaran siya upang gamitin ang ating mga buwis, upang tayo lokohin, upang tayo laitin ng Pulse Asia. Isang uri ng panlalait sa ating lahi na sabihin nilang tayo mga Pilipino ay estupido sapagkat estupido ka pag ikaw ay naniniwala at ikaw ay nagtatanggol pa kay Duterte na ngayon. I offer no apologies. You are stupid. Kung ikaw ay naniniwala pa rin hanggang ngayon kay Duterte hanggang ngayon pinagtatanggol mo, estupido ka kung sino ka man. Kaya nga po lahat ng mga nagtatanggol sa kanya dyan sa kabinete, hear me out. This is Walde Carbonell saying, all of you are stupid. Gusto mo ko i-demanda? Kung sino ka man, demanda ka. Para malaman mo na talaga stupido ka. I will answer you in court and I will prove that you are stupid for supporting a criminal, a baboy president like Rodrigo Duterte. Tayo lamang mga kaibigan, mga mamamayan na hindi stupido ang pag-asa ng bansang ito. Sapagkat ang sabi ng Pulse Asia, siyam sa bawat 10 Pilipino ay stupido. Bakit? Naniniwala sila na stupido tayo? Naniniwala tayo kay Duterte? Siyam sa bawat 10 Pilipino matapos tawagin niyang stupido ang Diyos? Stupido ang itong si Jesus Christ ay fake na Messiah o anak ng Diyos? Naniniwala pa rin kayo? Stupido daw ang Diyos? Hindi tayo naniniwala dyan. Either Duterte is stupid or the Filipino who believes in him is stupid. Yan po ang aking paninindigan. At yan po ang ating pong parating igigiit at uulit-ulitin. Habang hindi tayo lumalaban kay Duterte, tama, stupido tayo. Habang meron pang Pilipino nagtatanggol pa rin kay Duterte hanggang ngayon, tama, stupido tayo.
sapagkat dapat sa Pilipino na yan na nagtatanggol kay Duterte hanggang ngayon, dapat ito'y binabatukan, dapat ito'y nilalait, dapat ito ay binubura sa ating mga lipunan, sa ating mga grupo, sapagkat sila ay sumpa, sila ay supporter ng isang traidor na pareho ni Duterte na nagsasabing dapat ibasura ang United Nations ruling na atin ang Pilipinas at ang China walang karapatan sa ating bansa, at ang gustong gawin ni Duterte ibasura yung ruling na yan. Susuporta pa rin kayo kay Duterte? Abay, stupido nga kayo. Lahat ng Pilipinas sumusuporta kay Duterte, I offer no apologies. You are stupid, not God. Yan ang aking paniniwala. Yan po ang aking paninindigan. Yan po ay ating pinagbubuwisan ng buhay. I am Waldy Carbonell, kawal ng demokrasya, Pilipino, who says, iniibig ko Pilipinas. Ko'y tanging ikaw.